Hi mga ka-explorer, gagawa na naman tayo ngayon ng kakaning Pinoy na Pinoy, ang ating suman di kuko. At ito ang ating mga ingredients: brown sugar, kinadgad na kamuting kahoy, at ang ating kinayod na nyug. Sa mixing bowl, ilalagay natin ang ating kinadgad na kamuting kahoy. At bago pala natin ilagay, kailangan tinatanggalan muna ng excess water ang ating kinadgad na kamuting kahoy. Pagkatapos, ilagay na natin ang kalahating asukal. Dahil ang kalahati ay yan ang gagamitin natin mamaya para pag gumawa na tayo ng ating minatamis na nyug. Ang ating gagawin ay paghahaluin lang natin mabuti ang nyug at ang ating sugar. Ilagay natin ating kinayod na nyug sa ating kawali para lutuin. Lalagyan lang natin to ng kaunting tubig at hahaluing bahagya. Kailangan mahina lang ang ating apoy. Ngayon, ilalagay na natin ang ating brown sugar. Hahaluin lang natin ito hanggat matunaw. At mga ka-explorer, mas masarap ang matamis na nyug kung mas malambot, kung mas buko pa ang ating gagamitin. At kung gusto nyo mas matamis, dagdagan ang asukal. Dahil nakaramelize na o natunaw ng ating sugar, i-switch off na ang stove at ready na ang ating pantalaman. Tapos na tayo sa paghahalo-halo. Ngayon, magbabalot na tayo. Kailangan ang ating dahon na ginagamit ay malinis. Ako ang ginagawa ko sa mga dahon. Hinuhugasan ko muna ito sa tap water. Pagkatapos, idinadarang ko sa apoy o kaya pinakukuluan ko ang mga dahon. Para siguradong malinis.
Pagkatapos ng pagbabalot, magluluto na tayo o iluluto na natin ang ating suman kuko. Ilalagay nating tubig ay mga 6 to 8 cups. Then, iluluto sa medium heat sa loob ng mga 15 minutes. Pagkatapos ng 50 minutes, pagluluto, ito na, luto na ang ating suman di kuko. At ito na ang ating suman. Sana magustuhan nyo ito dahil napakadaling gawin, inexpensive at napakasarap. Sana wag nyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel, Minda the Explorer. Thank you for watching. See you on my next vlog. Thank you. Bye.